Magandang araw sa inyong lahat. Ito ay aking isang karangalan upang maibahagi sa inyo ang aking opinion sa pagsang-ayon sa face-to-face classes dulot ng pandemya na 2 taon na po nating hinaharap na nakaapekto sa ating lahat. Hindi tayo handa lahat sa trahedyang ito, lalo na kaming mahihirap ang naapektuhan. Ang COVID-19 ang maituturing na pinakamalaking suliranin na kinakaharap hindi lang ng ating bansang Pilipinas, kundi ang buong mundo ngayon. Ang paglaganap ng salot na COVID-19 ang lalong nagpapahirap sa atin ngayon. Sa pagising natin ng 15 noong Marso 2020, nakatanggap tayo ng balita sa paaralan na isasara ito hanggang sa hindi pa matukoy na araw dahil na rin sa paglaganap ng virus na COVID-19 na nagmula sa bansang China. Bilang isang mag-aaral, noong una kong narinig na magla-lockdown ang Pilipinas at hindi na pwedeng basta-basta na lang lumabas, ay maraming mga tanong ang sumagi sa aking ulo. Gaya lamang ng, paano na namin ipagpatuloy ang aming pag-aaral? Paano na namin masasayang lang ang taon kung itigil nila ang edukasyon? Buong akala ko noon ay pansamantalang matitigil ang edukasyon sa Pilipinas, ngunit hindi pala. Sa halip ay humanap ng alternatibong paraan ang pamahalaan upang kahit papaano ay may matutunan pa rin ang mga mag-aaral sa kabila ng ating naranasan na krisis pangkalusugan. At bilang isang estudyante na anak sa mahirap, isa lang ang aking layunin sa buhay ang makabawi at maipakita sa aking mga magulang na sulit ang kanilang sakripisyo sa akin. Nagkamali man ako, pero hindi ito ang hadlang upang maging mahina sa buhay. Isa ako sa mga estudyanteng hirap sa financial dahil sa bagong pagtuturo bilang solusyon na ibinigay sa Department of Education o DepEd dulot ng COVID-19. Alam kong hindi ako ang nag-iisa, ngunit ito ang aking dahilan upang maibalik ang face-to-face classes. Aminado akong nahirapan ako sa bagong pamaraan ukol sa new normal na klase. Isa na dito sa kadahilanan na hindi ako maalam ukol sa mga gadgets. Kulang rin ako sa kagamitan para sa online class katulad ng laptop. Mahirap gamitin ang cellphone dahil may mga features sa aming klase na sa laptop lamang magagawa. May ibinigay ang aming eskwelahan na free wifi, ngunit pahirapan pa rin bumili ng pangload para sa wifi. Pahirapan din ang paghanap ng stable connection o signal. May mga unwanted noises din ang nakakalap ng mic na maaaring maging dahilan upang hindi magkaintindihan sa mga propesor. Hindi lamang ako isang estudyante, isa rin akong ina na may responsibilidad sa aming tahanan. May mga ibang gawaing bahay din ang nagiging hadlang sa online class. Nakakapagod at nakakabaliw pagsabayin ang dalawa. At aaminin kong minsan hindi ko ito kinakaya. Ngunit kagaya ng aking naibanggit kanina, isa sa mga layunin ko sa aking pamilya at sa aming tahanan ang makabawi sa aking pamilya at tulungan sila gaya ng pagtulong nila sa akin. Sa bagong pamamaraan sa klase o online class, nahihirapan rin akong intindihin ang ibang mga lessons na ibinibigay ng aming mga profesor. Nahihirapan din akong sagutan ang ibang mga gawaing akademiko. Medyo nahihirapan din akong makipag-usap at magtanong sa iba kong kaklase. Nakakamiss ding makipaghalubilo sa kanila at mag-usap tungkol sa araw namin. Nakakamiss ding gumawa ng mga akademikong gawain kasama sila at magtulungan. Ito rin ang parte sa mga rason ko kung bakit sang-ayon ako sa pagbalik ng face-to-face classes. Vaccinated na ako at handang-handa at sabik na akong bumalik sa normal ang lahat. Ang pagsang-ayon ko sa face-to-face classes ay hindi lamang para sa aking sarili
kundi para rin sa mga kapwa kong kaklase na nahihirapan din. Alam kong pati kayo mga minamahal naming mga guro ay nahihirapan din at pagod sa panibagong pagtuturo. Halos 2 taon na tayong naapektuhan at nahihirapan, sana naman ay maaksyonan nito o mapriyoridad ang face-to-face classes para sa mga kapwa kong kaibigan at kaklase na hindi pa naniniwala sa vaccine. Ako po ay lubos na hihiling sa inyo na magpavaksina kayo, hindi man ito nakakasigurado na hindi ka magka-COVID, pero ito ay makakatulong sa atin upang hindi lumala ang virus na ito. At yun lamang po at maraming salamat. Pasensya na sa boses ko kasi may tangkaso ako. Yun lang po.